Isang maligayang bagong taon po sa atin lahat, mga kaibigan. Ito po ang unang araw ng 2022. At bagamat marami po sana tayo mga isyong pag-uusapan, aking pong ninanais ng pag-usapan pa rin natin ay ang mga nakabinbin issue. Sapagkat sa ngayon, mukhang hanggang ngayon, mga kaibigan, aking pa rin hindi nararamdaman ang pagkabahala ng mga Pilipino na tayo po ay sinasakop ng China at ang ating pong halalan ay para po bang isang hungkag na sarswela lamang na kung saan tayo ay pinaglalaruan. Kahapon, nung ako po ay papunta po sa Batangas, ako po ay merienda sa isang kilalang restaurant na kung saan ang kanila pong mga fini-feature ay mga popular na mga lutong Batangas at doon po kami kumain at habang kami po ay kumakain, meron po mga kabataan, mga edad 18 to 24, mga apat po sila na nagkakaroling po ng Happy New Year at nagbibigay po sila ng pulang Chinese envelope na kung saan diyan mo ilalagay yung iyong pamasko sa kanila o handog sa kanila o bayad sa kanilang pagkanta sa iyo ng Happy New Year. Ganun pa man, kami po ay talaga namang nakikisama rin sa mga kababalaghan nung sila po ay tumapat sa amin at nagyoyokilele at kinakantan po kami ng Merry Christmas at Happy New Year. Abay, naghanda rin po ako ng ibibigay ko sa kanila. At habang isinusobri ko, kako, kinuha ko yung pagkakataon na yan upang tanungin ang kabataan. Alam nyo ba mga kabataan ang nangyayari sa ating bansa ngayon? Ang sabi po nila, ano po nangyayari? Magkakaroon tayo ng halalan at ang halalan ito ay napakahalaga sapagkat tayo ay sinasakop ng China. Abay, medyo tinignan po ako siguro. Sabi, sino kaya itong taong ito at baka bakit ang mga sinasabi ay hindi namin naririnig sa araw-araw? Noong malaunan, tinignan ko siyang mabuti. Ang ibig ko sabihin ay ang halalan. Sino ba ang iyong iboboto? Sapagkat maraming kabataan ang bagong lista lamang as new voters. Alam po, sinabi niya, ako po ay BBM. Nanlaki po ang aking mga mata sapagkat marami na po akong naririnig na ganyan. Tinanong ko, okay, BBM ka. Pakisabi mo sa akin, bakit mo iboboto si Bongbong Marcos? Wala po siyang masabi. Di tinulungan ko. Siya ba ay abogado? Siya ba ay doktor? Siya ba ay journalist? Siya ba ay environmentalist? Siya ba ay tumutulong ng panahon ng pandemya sa pagbibigay ng ayuda? Bakit mo iboboto si Bongbong Marcos? Ano ang kwalifikasyon niya para maging presidente? Hindi ko po binibitawan pa yung sobre pero nilagyan ko na po ng pera at iabot ko na lamang sa kanya. Bago ko binitawan yung sobre, hinintay ko ang kanyang sagot. Ang sabi niya, narinig ko daw po na mabuti yung Marcos at siya yung anak ng Marcos. Narinig mo daw. Dahil lamang dyan, napakahalaga itong halala na ito, iboboto mo siya. Kako, ilang pang klaseng kabataan ang pareho mo walang pakialam sa bansang ito. Abay, nileksyuran ko na po yung bata at ako po'y tinitignan ng aking may bahay at ang sabi siguro niya, nako, bakit naman ganito ito? Kakain lang kami dito at namamasko lang itong mga bata ay nileksyuran niya na. Sabi ko, eto ang pagkakataon na gusto ko malaman ang damdamin ng kabataan. Kayo ay boboto dahil lamang sa naririnig ninyo sa Facebook, sa troll, sa YouTube, social media. Sabi niya, ewan ko po, yun talaga po ang iboboto ko. Wala po siyang dahilan. Ito po ay nakakagimbal
sapagkat naalala ko yung talampati ng isang ngayon ay pinakadakilang journalist sa buong mundo. Ang pangalan ay Maria Ressa. Siya po isang Pilipina na sinabi niyang etong kababalaghan na nangyayari ngayon sa information technology ay parang merong maka-Diyos na kapangyarihan na manipula niya ang utak ng milyong mga tao. At ito ay nandyan sa Facebook, nandyan sa iba't ibang mga platform ng information. At naalala ko, kung ganito ang pag-iisip nitong kabataan na ito, nabibigyan ko ng 100 piso, kung atin pong itong dodoblihin, mumultiply, sa napakarami pang mga kabataan na umaasa lamang sa kanilang device at ang kanilang dinudukdot kahit anong kanilang ginagawa ay ang kanilang mga device. Hindi kanya iintindihin, dot-dot lang ng dot-dot ng device. Eh yan po ay nangyayari sa buong mundo. At sa kanyang kadudot-dot, itong mga kabataan na ito, yung pong kanyang utak ay sinusurrender niya doon sa gadget. At ang gadget na ito, kontrolado po sang-ayon kay Maria Ressa ng isang godlike, powerful manipulator of minds. Yung po bang sumasaklaw sa ating mga isipan na kala mo maka-Diyos ang kanyang kapangyarihan. Ganun pa man, binigay ko pa rin po yung pera sa batang yan at dinagdagan ko pa na 100 sapagkat napagalitan ko po. Naawa rin ako. At sabi ko, sana may pakalat mo yan at iparamdam mo sa kanila na lahat ng boboto kay Bongbong ay maka-China at lahat ng boboto kay Bongbong at Sara ay traidor sa bansang Pilipinas. Yan po ang aking mensahe ngayong New Year. Happy New Year po sa inyo. Sorry, but I mean it. I offer no apologies. Ngayon, ang mga pangyayari po ngayon, halimbawa, ako po ay nagbalik Islam. Meron po akong nakakausap sa telepono, sa akin pong cellphone, at nagpapalitan po kami ng kuro-kuro at akin pong kinountercheck yung kanyang paninindigan. Ang kanyang paniniwala, karamihan ng Muslim ay pro-BBM din. Ito po ay nakakabahala sapagkat baliwala sa kanya sa mga Muslim na ito na sila ay namasaker ni Marcos noong araw, minasaker ni Duterte sa Marawi, binomba ang kanilang mosque sa Davao, andun po ako sa Davao noong nangyari po yan, at ang bumomba ay umamin sa Senado na sila ay mga pulis ng Davao. Inutusan sila ni Mayor Duterte na bombahin yung mosque ng mga Muslim sapagkat ang mga Muslim di umano ang bumomba noong San Pedro Cathedral bago po nila ginantian ito. Sa mga katuwid, mga kaibigan, eto mga Muslim, alam nila na hindi sila bumobomba ng simbahan. Respetado nila si Jesus Christ, bagamat hindi nila tinuturing na Diyos si Jesus Christ. Nire-respeto nila sapagkat ginikilala nila na siya si Isa, Messenger, Direct Messiah of God. Ngayon, ako po'y bakit nagbalik Islam? Ako po'y dating Katoliko sapagkat hindi ko po mapagtanto nung ako po'y nag-aaral na at nag-aaral po ako ng philosophy, paano ka magiging Katoliko at the same time maniniwala ka sa Ten Commandments? Sa Ten Commandments, sa akin pong tingin, yun ang perfectong saligang batas ng buong sangkatauhan. Sapagkat nandyan po ang bawal magnakaw, bawal pumatay. Nandyan po na lahat ng batas na akin pong na-encounter ay nagbumula po dyan sa 10 kautusan na yan. Sa 4 na kautusan, nagsasabing huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan o mga imahin na gawa lamang ng tao. Eh ako po'y Katoliko, ang dami-dami pong imahin sa loob ng bahay namin sapagkat ang aking pong ina ay masyado pong
Katoliko Sarado, kasama po tayong nagdadasal sa Quiapo, naglalakad ng paluhod dyan po sa simbahan ng Black Nazarene. Abay, napag-isip-isip ko, magulong-magulong isip ko, paano ako magiging maniniwala sa Ten Commandments, at the same time, ako'y maging Katoliko. Ako po ay nag-aral pa ng konti na pinapaliwanag ko po itong aking pong pagkakabalik Islam. Sapagkat importante po ito, nandito po tayo, 85% ng mga Pilipino ay mga Katoliko, therefore, devoted children of Jesus Christ. Masyado po nilang minamahal si Jesus Christ at masyado po silang mga religyoso. Meron po kinikwintas na kwintas na rosaryo at ultimo mga preso mamamatay tao, merong tatu ng Hesukristo sa kanilang dibdib, Samuel. Ganun pa man, ako po'y humiwalay at ako po'y naghahanap ng iba pang relihiyon. Naging free thinker po tayo hanggang tayo po ay naging balik Islam. Pagiging balik Islam, hindi po ibig sabihin yan na ako po ay Muslim. Ang tingin ko po sa akin sarili, mas mataas ako kaysa sa ordinary Muslim sapagkat sa aking pagiging balik Islam, nakasama ko po mga Muslim at nakita ko ang kanilang buhay, nakita ko ang kanilang kultura at nakita ko na ang kanilang mode of living ay survival. Kung paano po sila magsusurvive sa araw-araw sapagkat sila po ay minority dito sa bayan ng mga Katoliko, nakikiayon-ayon lamang sila. Kaya nga po, kahit na bombahin sila, masakir mo sila, gaganti sila ng patraidor o patalikod upang sa ganun makaganti lamang. Pero sa harapan, nakikisama sila. Pero ngayon mga kaibigan, meron po akong kaibigan na Muslim ang sabi sa akin, we have good relations with China. Ano po ibig sabihin? Iyon ang dahilan kung bakit tama si Sultan Muhammad sa kanya pong pagsasabi sa akin na mga Muslim ay para pong prone o nakakiling dyan kay BBM at Sara Duterte. Baliwala na binomba ni Duterte, yung tatay ni Sara, ang Marawi. Baliwala na binomba ang Balimbang, ang Boldon. Baliwala, mga kaibigan, sa mga Muslim. Sapagkat ang kanila po ay survival bukas at ang nakikita nilang kinabukasan ay China ang hawak na ng Pilipinas. Nakikisama po sila. Ngayon, ano po ang gagawin ng mga Pilipino na ayaw magpasakop sa China? Kumilos po tayo. Huwag po tayong papetik-petik lamang at hindi na po tayo nakikialam. Makialam po tayo. Kung tayo po ay ginagapi ng makapangyarihan na troll ng China, lumaban po tayo. Mag-troll din tayo. Troll tayo sa ating sarili. Mag-Facebook kayo. Maging aktibo kayo sa YouTube. Mag-subscribe kayo sa lumalaban sa China, yung kawal ng demokrasya. Yan po ang ating pong mga panlaban at tayo po'y magkaisa. Kanina may kausap po ako, naghihikayat na aking tingin ko, Kawaldi, panahon na upang gumawa tayo ng ating sariling army. Ito ay ipagtanggol ang soberenian ng Pilipinas. Ang sabi ko, dahan-dahan ka sa pagsasalita sapagkat tayo'y minomonitor ng China at ang China tauhan niya lahat ng armed forces of the Philippines sapagkat hawak siya sa liig ng Commander-in-Chief na si Rodrigo Roa Inutil Duterte. Yan po ang kalagayan ng Pilipinas at tayo po ay dapat magkaisa, labanan po natin. If the 2022 election will be our electoral civil war, so be it. Let us declare civil war in order not to have Marcos and Duterte be the leader of our country come July 1, 2022. Magkaisa na po tayo, lumaban na tayo. Parati na lamang tayong papetik-petik.
ay bahala na, mahirap yan. Baka tayo pag-initan, may anak ako dito sa Pilipinas, hindi ako kikilos masyado. Kawaldi, wag mo nang banggitin ang pangalan ko, tutulong ako. Kawaldi, ako po, meron din pamilya, humiwalay na nga po ako para wag sila mapahamak, para may pagtanggol ko lang Pilipinas. Tayo! Nagpapaloko pa rin. Maliwanag na pera ng China ang kumikilos. Excuse me. Maliwanag na ultimong DGR rich. Yan derechana po yan. Ay hawak na ng China sapagkat naglabas sila ng survey. Bakit ka maglalabas ng survey eh? Ano ka? Mainstream media ka. Hindi ka naman SWS, hindi ka naman Pulse Asia. DGRH is now traitorous because it is serving the cause of China by featuring Bongbong Marcos and Sara Duterte as front runners in the 2022 election. Shame on you, DGRH. I am Waldy Carbonell.